Magandang buhay mga ogang tindera. Ayan, nandito tayo ngayon sa aming likod bahay. Ayan, gumagapang na po ang mga baging sa aming likuran na po. Kaya ayan, napasyahan po namin na ito ay tabasin. So makita nyo po, masukal masyado ano? At masyadong dikit na po siya sa aming bintana. At syempre mga ogang, nakita nyo naman parang gubat na talaga, di ba? O yun ang mga kabilang managtataasan na yung kanilang mga bahay. Buti pa sila, sana all, di ba? So ayan, ito po ay bakanting lote magmula dito sa aming lugar hanggang doon niya sa may kabila. At may-ari niyan, kaya lang hindi pa naaasikaso. Kaya ayan, naglakihan na yung mga damo, naging baging na. Hindi naman okay kung hindi natin siya tatabasin kasi medyo nakakatakot din ano, nakakaalarma dahil baka ito ay may ahas na. Kung natatandaan niyo po, ito po yung likod bahay namin na kung saan ay vinidyo ko po yung ano po ba tawag doon, yung pawikan po ba yun? Ah hindi, yung parang dinosaur. Hayawak po pala mga ogang. Ayan, dito po yun nakuha sa lugar na yan. Ngayon, at ayan, nililinis po namin no, ng aking partner para naman po gumanda-ganda naman po kahit likuran siya. Kasi yung baging na yan, pag hindi po natin na agapan, eh, magbabaging po yan lahat sa lahat ng bubong, sa lahat ng sa pader, aakyat po yan. So, manunulay po kung anong hayop pang pwedeng umakyat sa inyo, di po ba? So, ayan. Unti-unti natin siyang tatabasin. At talagang malaki. Malaki siya, oh. Talagang, dati maliit lang po yan, mga ogang, kung mapapansin nyo po. At no, sana na videohan ko po yung before and after niya. Maliit lamang po yan. Damo lang po yan dati. Pero ngayon, talagang nagtayo na siya ng isang siya kubol, parang isang kubol na po siya. So syempre nakakatakot po, baka mamaya pamahayan po yan ng maligno. Oo, diba? Syempre kahit paano mag-iingat-ingat tayo at tabi-tabi po, ayan kami po'y maglilinis lamang po at para guminhagin-hawa yung likuran at medyo lumiwanag dito sa amin at magpapagawa ako ng isang sampayan, masasampayan. Medyo nakakatakot kasi nga damuhan yan, di ba? Kaya nakabotay siya. Ayan, pinagsuot siya ng bota para ito naman ay maiwasan kung ano man yung mga matatapakang bubog dyan. At kasi dyan sa banda na yan, medyo malalim dyan. Tubigan na po yan. Tignan nyo po, ito po yung aming nagtulay na po dyan sa kanan parte. Yung damo, nanunulay na po yung mga damo sa aming bahay. Ayan, baka mamaya panulayan ng ahas, no? Di natin masabi dahil malaking malalaking baging yan eh. Tingnan mo, nagpastao po siya. Kaya ayan, dapat lang po yan natabasin, linisin para maiwasan din po yung kumbaga insidente, no? At sana may galaw shoutout po dyan, no? Doon sa may-ari nito, sana palinis niya na to, patabas niya na yan at tatayuan niya na ng bahay. Para naman kaya pagbili niya, actually binibenta naman po yan, kaya nga lang medyo hindi siya makuha ng ibang tao kasi nga tago siya eh. Wala siyang madadaanan, walang magigibway, no? Ayan po. Yeah, ating tunghayan mga ogang. At panoorin lamang po natin si Kuya.